Sa gitna ng dilim at tahimik na gabi, isang balitang nakapangilabot ang lumabas mula sa Ayungin Shoal. There has been yet another flare-up in the South China Sea. The Philippines has accused China of illegally seizing food and medicine which was airdropped to a Filipino outpost. Sa halip na ibiyahe sa dagat, inihulog mula sa eroplano ang mga supply para sa mga sundalo sa Pataga Island bilang bahagi ng palikatan exercises. Sagot naman ng AFP sa umunoy phone recording. The Philippine Navy says the China Coast Guard's action during the airdrop for the resupply mission in Ayungin Shoal shows its personnel have zero common sense. Hala, hala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad yung... Kaduha nila yung para-drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Isang payag mula kay National Security Advisor Eduardo Anyu ang nagdulot ng matinding kaba sa puso ng mga Pilipino. Walang pangangailangan na humingi ng pahintulot mula sa China para sa anumang aktibidad sa Ayungin Shoal. Ika pa ni National Security Advisor Eduardo Anyu. At hindi pa man nagiinit ang mga salita, isang malupit na pangyayari ang naganap. Ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard sakay ng mga rubber boat ay walang awang ninakaw ang isa sa apat na pakete ng pagkain na ini-airdrop ng mga eroplano ng militar ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre. Ang insidenteng ito ay nagpulot ng matinding galit at takot sa bawat Pilipino. Halika, atin itong pag-usapan ngayon, mga kaibigan. Ang kamakailang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China na kailang ipaalam muna ng Pilipinas sa kanila ang pagpunta sa Ayungin Shoal ay katawa-tawa, walang katuturan at hindi katanggap-tanggap. Hindi at hinding-hindi namin kailangan ng pahintulot ng China para sa alinman sa maaktibidad dito. Mariing na sinabi ni Anyu sa isang pahayag nung Sabado ng gabi. Habang umuusad ang gabi, mas lalong lumalala ang tensyon. Ang China ay nagpanta na itutuloy lamang ang dialogo kung ang Pilipinas ay alisin ang BRP Sierra Madre mula sa kinatatayuan nito. Ngunit nanintigan ang kagawaran ng ugnayang panlabas. Walang kasunduan na nagpapawalang visa sa aming mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon sa aming EEC at Continental Shelf, kabilang na ang Ayungin Shoal. Sa isang malamig na umaga, isang misteryosong babala ang binitawan ni Commodore Roy Trinidad. Ang China ay unti-unting pumapasok sa lipunan, politika at ekonomiya ng Pilipinas upang sirain tayo mula sa loob. Para silang nakakatakot na umaatake na ang kanilang presensya ay nararamdaman sa bawat sulok ng bansa. Sa insurgency, isa sa mga taktika ay ang pasukin ang gobyerno at sirain ito mula sa loob. Ang ginagawa ng China sa atin ay pasukin ang lipunan ng Pilipinas, ang ating sistemang politikal at ang ating ekonomiya. Kailangan nating maging mapagmatsyag, dagdag pa ni Trinidad. Sa kasagsagan ng takot at pag-aalinlangan, isang kahindik-hindik na balita ang sumabog. Ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines ay nagsasagawa ng investigasyon sa biglang pagdami ng mga estudyanteng Chino sa Cagayan Province at kamakailan lamang isang senador ang naghahayag ng matibay na ebidensya na si Mayor Alice Guo ay may kaugnayan sa isang sindikatong kriminal na Chino. Habang nagkakagulo ang lahat, isang lihim na operasyon ang inilulunsad. Ang mga sundalo ng Estados Unidos at ng Philippine Army ay nagtatayo ng Joint Operation Center bilang bahagi ng exercise sa Laknib 2024. Ang GOC, ang pangunahing batayan kung paano namin kukontrolin ang pagsasanay, ika pa ni US Army Captain Miguel Medjimvar. Dito sa Pilipinas, ginagawa namin ang isang kakaibang hakbang. Kasama namin ang mga Pilipinong kasamahan upang magtrabaho sa interoperability. Nagbibigay ito sa amin ng pagkakataong pagbutihin kung ano ang kaya namin gawin kasama ang aming mga kalyado. Dagdag pa ni Medjimvar. Ngunit sa likod ng bawat takbang, isang nakakatakot na katanungan ang bumabagabag sa isipan ng bawat isa. Ano ang susunod ng hakbang ng China? At sa dilim ng gabi, isang bagay ang tiyak, hindi pa natatapos ang laban. Sa bawat paggalaw, sa bawat takbang, isang bagong misteryo ang naghihintay na mabunyag. Efeso 6 verse 10-18. Sa katapos-tapusan, mga kapatid ko, mangagpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsipanatiling nakatayo laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan
laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay binibigkisa ng katotohanan at nararamtan ng baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod sa lahat ng mga ito ay taglayan ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay makapapugto kayo ng lahat ng nangmamanglaw sa suligi ng masama at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos na magsipanalangin kayo ng buong panalangin at samo sa espiritu at kayo maging mapagbantay sa buong katiyagaan at samo na patungkol sa lahat ng mga banal. O mga kaibigan, sa kwento ng pagtutol ng Pilipinas sa Chino tungkol sa Ayungin Sol, makikita natin ang isang malalim na aral tungkol sa pagiging handa at pagdepensa sa ating karapatan at kalayaan. Ang mga salita ni Apostol Pablo sa mga Efeso ay naguudyok sa atin na magpalakas tayo sa ating Panginoon at gamitin ang kanyang baluti upang manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok at panganib. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may puso mapagkumbaba at puno ng pag-asa na sa harap ng pagsubok at hamon na aming kinakaharapan ngayon. Bilang isang bansa, patuloy po kaming humihiling ng iyong gabay at proteksyon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas at tapang tulad ng sinasabi po ninyo sa mga salita sa Efeso 6 verse 10 to 18. Tulungan mo po kaming magsuot ng buong baluti ng Diyos upang kami manatiling matatag laban sa mga pagsubok at pang-aabuso. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga pinuno, lalo na si National Security Advisor Eduardo Anyo at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan sa leadership ng aming Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naway kanilang pangungunahan ng aming bansa ng may katapangan at karunungan. Bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo upang kanilang mapanatili ang aming karapatan at kalayaan. Ama naming Panginoong Diyos, kami po ay humingi ng iyong proteksyon para sa aming mga sundalo at lahat ng mga nagbabantay sa iyong insul at iba pang bahagi ng aming teritoryo. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang kalakasan at kalinga upang kanilang magampanan ang kanilang tungkulin ng may dignidad at tapang. Tulungan niyo po kami, O Panginoon naming Diyos, na maging mapagbantay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Naway maging handa kami sa anumang panganib na maaaring dumating. Ipagkaloob niyo po sa amin ang malinaw na pananaw upang makita ang mga banta at maagapan ng mga ito. Ama naming Panginoong Diyos, pagkaisahin mo po kami, ang aming bansa. Alisin niyo po ang takot at pangamba sa aming mga puso at palitan po ito ng pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bayan. Sa bawat hamon na aming kinakaharapan ngayon, naway makita namin ang iyong kamay na gumagabay po sa amin. Patuloy niyo po kaming palakasin at ipagtanggol, O aming Panginoong Diyos, sapat kayo ang aming sandikan at tagapagligtas. Purihin ka, O aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At patnubahan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang muthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.